Philippines, a small country consisting of 7,641 islands, the abundance in ecology allows them to reap the benefits of both developing nation and agricultural country. What happened to the Philippine agriculture? Philippines is dependent on agriculture because agriculture is very important in the Philippine economy. It employs around 40% of Filipino employees and provides an average of 20% of the country's GDP. The neglect of the agricultural sector, as well as an equal resource distribution, exacerbated poverty in rural regions. Agriculture is the pillar of Philippine economy. As a matter of fact, there are approximately 5 million farmers who cultivated in 9.7 million hectares, or about 30% of the total land area of the country. Climate change is the main problem of Philippine agriculture, since its negative effects such as increased floods, drought, soil degradation, water shortages, pests, and disease outbreaks are continuously threatening agricultural output and productivity. We conducted an interview through our fellow farmers for us to know what really happened to the Philippine agriculture. Okay, so narito po tayo ngayon upang interviewin si Ma'am Dorita about sa rice farming. So ma'am, how many years you've been working as a farmer, or pila nakakatuig na nagtrabaho kini sa or about rice farming? Mga 5 katuig. Okay, 5 katuig. So, musta ang kwan ma'am? Umusta ang experience? So, how was your experience? Daghan niyo kayo ma-experience sa hani mo kung mananong ka o may isa pa na kay problema sa patubig. Kanya, pag magbuntis ang humay, kung kulang ang tubig, failure yun ang labas sa anak. Kanya, ang ikaduha, kaning mga dangan sa atong humay, sama ng black bag, napod ang kaning ilaga. O kaning labinag bago pa ka nagpatanom, ang golden cool yun ang maoy mo kuha sa mong tanom ng humay. Okay, so what would be your suggestion to our local government to help improve your business? Oh, so unsa ang kanang mga masuggest nimo sa to ang local na pamahalaan, ma'am, para matabangan or ma-improve pa gyud ang rice farming? Sa pagkakaroon, ako ang nakuanan na ana may suporta gikan sa gobyerno. Naghahatag na sila og seedlings, naghahatag po sila og abono. Pero naagay panahon nga makulang yun ang patubig sa humay. Labi na kunting init, walay tubig. Walay ulan-ulan. Oh, walay suporta ang, kulang ang suporta sa niya. Unya, pag magulan po, dira po, daghan kay po ang supply sa tubig. Di may puruhan nga magbaha. Okay, so how much the monthly income being a sa rice farming, ma'am? So unsa iyang basihan para makuha o makaingon kag income na niya? Depende kung kuan ang imong humay, maski unsaon nimo na pagka atiman, kung ma-timingan gyud nga ma-failure na siya, labi na kaning daghan kay dangan. Kasi unsaon mo pa nag-spray pati labi na kaning timborer. So season siya, ma'am, season. Bali sa isa ka tuig sigurado mga duha lang ka karbisan ana niya. Imo nang computer kung pila abot sa imuhang humay, i-less nimo to imuhang gasto. Nya dai pay puruhan nga ma short pa ka sa imuhang kwan kay mahal man ka ayo karon ang mga kaning abono. Abono. Okay, so ano lang ma'am, next question is
what are the challenges you encounter in your work? So unsa tong mga like mga problema, unsa tong mga ma-encounter sa rice farming? Sama sa akong giingon kaganina nga naagoy failure nga imong ma-experience kung mananong kagumay na nang mga dangan. Ang ilaga mo nay piste nga magakaon sa imuhang humay. Matingala na lang ka nga daghan kay bunga ang pagtanaw nimo nya mga pila ka adlaw labi na tingulan. Ang kanag yung ilaga mo kaon na siya sa tuma mahurot-hurot na ma'am. Mahurot-hurot. Isa pa ang black bag. O kaning steam borer, ang steam borer matingala na lang kag atindog ra imong humay pero wala na da ito. Pag abot ato magputi na lang to ang ihang unod, wala na isulod. So wala na isulod. Oh. Okay, so last question ma'am. So how would you deal all challenges came to your work? So unsay unsaon ang mga pamaagi para mawala ng mga like mga pestis sa mga sa rice farming? Kasagaran sa mo diri ga apply og pesticide. Pero nagay kuan nga dili gyud siya madalag pesticide. Okay. So that's all na interview na nato si ma'am about rice farming. So thank you very much ma'am. Narito po tayo ngayon upang interviewin o tanungin si Loyola or Joel Loyola, isang mangingisda. So halina at kausapin natin. So how many years you've been working as a fisherman? Tanong talaga ito, mga 8 taon na ata dahil simula po nung elementary ako, tumutulong na po ako sa aking ama. Masama na po ako sa kanyang lumaot at manguha ng isda. Okay, kung ganun. So, how is your experience or ano ang yung mga karanasan sa pangingisda? Na, kung ako yung tatanungin, hindi mo talaga akalain na ang isang batang kagaya ko ay makakatagal sa init ng araw o di kaya ay sa lamig ng gabi dahil minsan gabi talaga kami pumapalaot dahil mas marami kami mahuhuli sa gabi kaysa sa umaga gaya nito. Wala masyadong huli. Nakunganon. So, what would be your suggestion to our local government to help you improve your business? So, ano yung mga suggestion mo para sa local na pamalaan para i-improve or kumbaga mag-improve yung business mo? Sa aking palagay po, matutulungan po nila kami kung mas bibigyan nila kami ng mga kagamitang pangingisda, kagaya po ng lambat, makina o bangka man lamang para naman makatulong sa amin. Okay. So, how much the monthly income being a fisherman? So, ano yung ano yung kita or ng buwan ng kita mo? Noon, nung maliit pa yung negosyo namin, kumikita lang kami ng 500 kada araw. Pero ngayon, lumaki na yung negosyo namin, meron na kaming 3 bangka. Medyo nakaluwag-luwag na, mga 2,000 kada araw or hanggang 3, pero yun nga seasonal, hindi talaga masasabi kung magkano. So kung ganun, panapanahon lang. Oo, parang ganun. So how much what are the challenges you encounter in your work? So ano yung mga challenges na encounter mo sa pangingisda? Sa aming mga mangingisda, yung pinaka problema talaga namin ay kung masiraan kami ng makina sa dagat dahil dahil malayo ang aming malayo ang aming pinagkukunan ng isda. Kapag nasiraan kami, problema talaga, kailangan pa naming tumawag ng tulong para naman matulungan kaming dalhin sa Pampang upang maayos ang aming makina. Tapos kung gabi umuulan tapos wala kaming masilungan, bababasa talaga kami at kailangan naming umuwi pa para magbihis.
So kung ganun, mahirap talaga, napakahirap. Oo nga eh. So how would you deal or challenges came to your work? So ano yung mga paano mo paano mo mahahanapan ng paraan o solution o encounter yung mga challenges na or yung mga challenges mo sa trabaho? Minsan kapag hapon at parang uulan paggabi, magdadala na kami ng ano, damit pampalit kung sakaling uulan. Pero yung masiraan kami, wala talagang ibang paraan yun kundi humingi ng tulong sa dalampasigan upang matulungan kami papuntang Pampang. Okay, so tapos na po tayo para interviewin si Joel Lunola. So proceed na naman tayo sa susunod nating interviewin. So magandang gabi. Narito po tayo ngayon sa Panabo Public Market. So nice ko pong ipakilala sa inyo si Jay Loyaw. Isa siyang vegetable vendor. So halina't interviewin po natin siya. So Mr. Jay Loyaw, how many years you've been working as a vegetable vendor? So ilang taon ka na po nagtatrabaho or nagabaligya o mga gulay? Mahigit 5 taon na po. Okay, so mahigit 5 taon. So how was your experience or ano yung mga karanasan sa pagtitinda ng gulay? Minsan maraming bumibili, minsan mahina din. So seasonal yung ano, yung minsan may panahon na meron at minsan may panahon ring wala talaga. Okay, so what would be your suggestion to our local government to help you improve your business? So ano yung mga masuggest mo sa ating local na pamahalaan para matulungan ka or ma-improve yung business mo? Sana mapaayos na aming trapal sa bilim pag umuulan. Oo nga, medyo masira na. Maraming sira na kasi. Okay, so the next question is, how much the monthly income being a vegetable vendor? So ano yung monthly income? Kumbaga, ano yung basihan ng income nyo? Hindi na kuminti kay tayo mingang good. Ano, tag pindira, tag 5,000 a month lang. So it depends po ba sa sako? Yes po. Okay, so what are the challenges you encounter in your work? So ano yung mga challenges na kaharap mo sa pagtatrabaho or pagbibenta ng gulay? Parehan ka ron, pandemic, mingaw kayo ang kuhan, kanang wala kayo, minus kayo pang work car, eh. Wala nga yung pandemic. Yung kamot ng Japon, ha? Sa kwarta, nakakaon nga yung pamilya. Okay, so the last question is, how would you deal all challenges came to your work? So yung sani mo pagsulbad ang mga problema nga gina-encounter karon, labi na karon nga panahon sa pandemic. Yung kamot lang, nakatangwarta kayo, nakipaka ang pamilya. Okay, so dili jud lalim karong panahon na, no? Lalim kay, magbig lagi. Okay, so salamat Mr. J. So yun lang po at tapos na po ang interview natin. Farmers deserve similar respect in society as doctors and engineers.